Welcome po kabayan dito sa ating kababayan channel na Juan Ano. Part 4 na po ito ng babala sa uuwi sa Pilipinas. Ginawa po natin itong video na ito dahil sa marami po pong nagtatanong ano at sasagutin ko po ito dito. Tatlong bagay po ang didiscuss po natin dito. Yung una po, yung kung sino po yung mga foreign nationals na pwede pong mag-travel sa Pilipinas sa ngayon po. Ano? So may confusion po dito, so sasagutin po natin yan. Yung pangalawang bagay naman po ay ito po yung community quarantine. Ano po ba yung MECQ at GCQ? Mahalaga rin po natin malaman yan, lalo na kung uuwi po kayo ng Pilipinas at marami po kayong gagawin. Ano? Tapos yung pangatlong bagay naman po ay ito naman po yung mga LSI, locally stranded individuals, OFW, non OFW na kailan po umuwi ng inyong probinsya. So kung ano pong ginagawang tulong ng gobyerno natin kung sakali pong ma-stranded po kayo during the community quarantine. Alright, so sa mga bago po sa channel na ito, mahalaga po na panoorin niyo po yung part 2 ng babala sa uwi ng Pilipinas. Ito po yung part 2. Dahil dito po marami pong detalye dito na sinagot po natin at nandito rin po yung mga listahan ng Bureau of Quarantine approved hotel. Nandun po yung contact number nila, address at yung mga presyo. So panoorin niyo po ito. Tapos panoorin niyo rin po yung part 3. Ito naman po yung part 3 na no. Dito po diniscuss po natin dito na kailangan niyo po mag-register online. Yung tinatawag na ECIF or Electronic Case Investigation Form na kailangan nyo po mag-register online bago po kayo umuwi ng Pilipinas. So panoorin nyo rin po itong part 3. Okay, so simulan na po natin. So yung una po, no, nagkakaroon po ng confusion ano, dahil nag-announce po yung gobyerno na ang mga foreign nationals daw po pwede na mag-travel sa Pilipinas. Tama po, no, yun lamang mga foreign nationals na meron pong existing na valid long-term visa ang pwede pong mag-travel sa Pilipinas starting August 1 po. Okay, so uulitin ko po, no, only foreign nationals who possess a valid long-term visa are allowed to enter the Philippines at this time. Right? At yung iba naman pong exemption, yung mga foreign nationals who are married to o may mga anak na Filipino citizen, pwede rin pong mag-travel sa Pilipinas. But you need to show a proof like a marriage certificate na married po kayo sa isang Filipino citizen o kung may anak po kayo, birth certificate na, na anak nyo po ay isang Filipino citizen. Right? So, bukod po doon, ang foreign nationals are still restricted to travel to the Philippines kung hindi po kayo na belong doon sa exemption na binanggit ko po. No? Yung foreign na national na merong free visa ay suspended pa rin po, temporarily suspended as of this time. Okay? So, doon na po tayo sa pangalawa. Ito po yung community quarantine. Ano po ba ang difference ng ano po ba yung mga MECQ at saka GCQ? Mahalaga po nating malaman niya kung magta-travel po kayo sa Pilipinas sa ngayon, ano? Dahil pa iba-iba po. Bawat city po, iba po ang community quarantine. Lalong-lalo na kung uuwi po kayo tapos marami po kayong kailangan asikasuhin o lakarin na kailangan nyo mag-travel from one city to another city. Kailangan nyo pong malaman yung MECQ at GCQ para hindi po kayo magulat na paglabas ninyo ng bahay at pupunta kayo sa isang syudad na meron kayong kailangan asikasuhin, ma-stop po kayo sa kalsada, no? O ma-checkpoint po kayo at pauwiin po kayo sa bahay. Okay? So, mahalaga po malaman natin yan. So, panoorin po natin ang MECQ at GCQ. Buhay MECQ o ang Modified Enhanced Community Quarantine ay ito po ay isang transition phase sa pagitan ng ECQ at GCQ. Napatuloy na paglaban sa COVID-19 ang mga minimum health standards tulad ng wastong paghugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at pagpapanatili ng social distancing ay patuloy nating sundin. Sa ilalim po ng MECQ, istriktong ipinatutupad ang home quarantine sa lahat, lalo na ang below 21 years old at above 60 years old at yung may mga immunodeficiency o health problems at mga buntis.
at pati na rin ang mga kasama sa bahay nang nabanggit. Limitado pa rin ang paggalaw sa pag-access to essential goods and services at sa mga pinahihintulutang industriya at iba pang aktibidad. Maaari namang mag-operate in full capacity ang mga sumusunod. Pinahihintulutan naman mag-operate in 50% capacity ang mga sumusunod. Mananatiling naka-skeleton workforce o alternative work arrangements ang lahat ng tanggapan ng gobyerno, accredited diplomatic mission at international organizations. Ang mga hotels o mga katulad na establishmento ay hindi pa rin pinapayagan mag-operate, maliban sa mga sumusunod. At ang mga public gatherings ay ipinagbabawal pa rin. At ang residential o face-to-face classes ay patuloy na suspendido. Ang limitadong operasyon sa mga malls at pamilihan ay pahihintulutan. Maliban sa mga leisure establishment po, no, at iba pang serbisyo. Suspendido ang pampublikong transportasyon. Kaya't sa MECQ o ECQ, mahirapan po kayong bumiyahe, no, dahil wala pong pampublikong transportasyon. Pampribadong sasakyan naman po ng kumpanya tulad ng shuttle ay pinapayagan sangayon sa DOTR guidelines. At ang iba pang essential and priority public and private construction projects ay pinahihintulutan po alinsunod sa construction safety guidelines. Mga industriyang hindi papayagang mag-operate ay ang mga sumusunod. Ano po ba ang mga provision sa ECQ ang parehong maisa sa katuparan sa ilalim ng MECQ? Ito po yung mga sumusunod. Payroll, rapid pass system, government-owned vehicles, identification cards ay patuloy pa rin pong gagawin ng ating gobyerno. At ang pag-eehersisyo tulad ng paglalakad, jogging, pagtakbo, pagbisikleta ay pinapayagan sa mga lugar sa ilalim ng MECQ. Ang buhay MECQ po ay pansamantala lamang, ano? Laging sundin ang mga alitintunin tulad ng paghugas ng kamay, pagsuot ng face mask at social distancing. Buhay GCQ. Ano ang General Community Quarantine o GCQ? Ang General Community Quarantine po ay tumutukoy sa pagpapatupad ng mga pansamantalang hakbang na naglilimita sa paggalaw at transportasyon, regulasyon ng mga pagbubukas ng mga industriya at presensya ng mga uniformadong personnel para ipatupad ang mga palatuntunin ng community quarantine. Ito ay pinatutupad sa mga lugar na moderate risk at low risk areas batay sa bilang ng mga kaso ng COVID. Ang general community quarantine po, dapat pa rin po manatili ang social distancing, pagsuot ng face mask at paghuhugas ng kamay. At ano naman ang mga aktibidad ang pwedeng gawin sa ilalim ng GCQ? Ito ang pagbili ng mahalagang bagay at serbisyo, pagtatrabaho sa mga opisina at industriya, pinahihintulutang magbukas. Sino-sino ang mga mananatili sa bahay? Sino man ang wala pa sa 21 taong gulang, mga nasa edad na 60 at pataas, may mga immunodeficiency o health problems, mga buntis, at kabilang na ang mga kasama sa bahay ng nabanggit. Ano-anong industriya maaaring mag-operate sa ilalim ng GCQ? Unang kategorya ng mga industriya ay ang mga sumusunod.
at pangalawang kategorya ng mga industriya. At pangatlong kategorya ng mga industriya. At ang trabaho sa lahat ng opisina ng pamahalaan ay maaaring magbukas ng ganap o sa ilalim ng alternatibong paraan ng pagtatrabaho. At walang hotel o katulad na establishmento ang pinapayagang magbukas maliban lamang sa mga nagbibigay ng akomodasyon sa mga sumusunod. At ano-ano namang aktibidad ang ipinagbabawal? Ito po ang mga sumusunod. Hindi hinihikayat din ang mga pagtitipong pangrelihiyon at hindi dapat hihigit sa 10 katao. At suspendido din ang face-to-face classes sa buong panahon ng GCQ. At dapat nating sundin ang basic learning continuity plan ng DepEd. Maaari bang mag-operate ang mga pampublikong transportasyon? Ang mga sektor ng road, railway, maritime at aviation ng pampublikong transportasyon ay magbubukas ng may bawas na operasyon at pansasakyang kapasidad. At dapat manatili ang social distancing sa lahat ng pampublikong transportasyon. Pinapayagan din ang limitadong operasyon ng mga mall at shopping center. Manatili naman pong sarado ang mga establishmento at serbisyong panlibangan. Lahat ng publiko at pribadong proyekto sa konstruksyon ay pinapayagan na rin. Alin naman ang mga industriyang hindi papayagang magbukas? Ito po yung mga establishmentong paglilibang, pagsusugal at fitness center, at industriyang pambata at panturismo. Ang mga non-contact sports tulad ng walking, jogging, biking, golf, tennis, equestrian, range shooting, skateboarding at swimming ay pinapayagan naman po sa ilalim ng GCQ. Kailangan po ng ating gobyerno ang kooperasyon ng bawat isa sa atin upang patuloy nang mapuksa ang COVID-19. Alright, so yung pangatlo naman po, ito po yung mga LSI or locally stranded individual, o kaya kung kayo po ay OFW or non-OFW, kung sakali po na ma-stranded po kayo during the community quarantine dahil paiba-iba po, no? Mahalaga po na panoorin niyo po ito para alam niyo po kung anong inyong dapat gawin. Thank you.
Okay, so sana po nagbigay po ng linaw ito sa inyo, no? At sa mga bago po sa channel na ito, ako po humihingi sa inyo ng suporta na suportahan niyo po ang Kababayan Channel na Wanna Know by subscribing para makagawa pa po tayo ng marami pang informative videos at paki-hit na rin po yung like para makatulong po ito sa YouTube algorithm ng channel na ito. At mag-iwan na rin po kayo ng comment kung meron po kayong question, mag-iwan nyo lang po sa comment section at sasagutin ko po ito sa abot na aking makakaya. So, again, maraming salamat po and God bless.